His name was Amanuma, the game master. Kailangang piliin ni Dennis na talunin siya. Si Amanuma ay naipis sa masamang balak ni Sensui at naging biktima ng makasariling paggagamit ni Sensui. Kinailangang maging matatal ni Dennis at piliin ang mas malupit na paraan para talunin si Amanuma at dalhin ang lahat palabas ng teritoryo niya. At pagkatapos ng masira ang teritoryo, silang lahat ay dumating sa daan papasok sa kampo ng kalaban. Ang galit ni Dennis. Sino ang taksil? Oh, Eugene! Espiritu. Ayoko ito. Kakaiba talagang nararamdaman ko. Mula sa lugar na yon, huwag niyo nang isipin na meron pa kayong lugar na matatagpuan. Ha? Sa mundo ng masasamang espiritu, madaling mamamatay ang ordinaryong tao sa paglanghap lang ng maruming hangin nila. Magsisimula ng pinakamagandang parte. Ano? Matatapos na ito sa loob ng 30 minuto. Medyo pangkaraniwan ang kwento ng pinapanood ko. Pinapahiwatig ang baliwalang kalupitan at pagpatay sa mga tao. Sa katapusan nito, ay mas lalo pang kapanapanabik. Anong katapusan yon? Kapag narinig mo ang theme song ng pelikula, ang magdudugtong na lagusan ay tapos na. 30 minuto na lang ang nalalabi. Hindi! Ano yun? Anong nangyayari dito? Bakit nakatayo doon si Itsuki? Itsuki? May ilang beses na siyang nakaupo doon sa bangka kung saan si Alfred ay bihag nila Ron. Ang butas ay tuloy ang humihiwalay sa akin. Sa tamang oras ay gagalaw na rin siya mag-isa. At ito ay hindi ko na kayang pigilan. Alfred! Huh? Ang nakikita nyo ay ibang klaseng halimaw. Pumabalik ang kanilang gana kumain kapag makaamoy ng tao. Tumayo ako! Alfred! Si Master Jeremiah! Ano nangyari sa kanila? Nakita namin sila sa kalagitnaan ng daan. Papunta sila ngayon dun sa pinagtataguan nila Sensui. Naaalala ko! Nandito rin si Master Jericho! Tama ka. Nagkita na kami sa daan. Sabi ni Master Jericho na kapag may emergency, tatanggalin niya ang kanyang pacifier! Ano? Tatanggalin ang kanyang pacifier? Oo. Ano po ba ang mangyayari kapag tinanggal ni Master Jericho ang kanyang pacifier? Sabay, ewan ko. 30 minuto pa at ang butas ay magbubukas na. Aabot kaya sa tamang oras? Eugene. Sa tamang oras, malaya na kayong makakagalaw sa mundo ng mga tao. Pero sa mga oras na yon, ayusin niyo ang inyong mga kilos. Oh!
C ay baliwalang basura. Pero ang mga Class B ay malaki ang pag-asa na maging tulad ng tao sa kanilang mataas na kapangyarihang pangatwiran at kakayahang pag-isip. Vincent, Dennis, parutulan niyo rin sila. At pag sila ay naging higit pa sa Class B na halimaw, mangyayari din sa kanila ang nangyari kay Dr. Camilla, kagalang-galang sa mundo ng mga tao at isang alamat na halimaw. Si Camilla isang alamat na halimaw? Class A na mga halimaw. Sigurado akong may masasamang espiritu na nag-aabang sa butas at sila'y nananabik sa pagbubukas nito. Wala akong pakialam doon dahil hindi ko papayagan yon. Narinig mo ba ako? Sa ilang sandali, lahat kayo'y magiging saksi sa isang kasaysayan na magaganap. Makikita ninyo ang mga halimaw na naririnig ng lahat, pero wala pang nakakakita kahit isa. Ayaw ko makita ng klaseng bagay! Ang mga Class A na mga halimaw ay tinatawag namin mga idolong halimaw. Ang mga sikat na artista ay baliwala sa kanila. Masyado kang madaldal! Alam mo ba yon? Hindi mo ba nagustuhan ang sinasabi ko? Talagang nakakatamad. Makihara! Oo! Oh. Si Gurume. Siya pala yun. Kapag tinalo niyo si Makihara, ibabalik ko sa inyo ang kaibigan niyo. Ano? Ano siya mo? Hindi masamang kondisyon, di ba? Ang totoo, ginagamit ko siyang pain para tingnan ang bawat kilos niyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng kalaban ipagtanggol ang sarili nila habang pinapanood niya kung paano silang kumilos at lumaban. At kapag sumugod na sila, madali na para sa kanya ang kumilos at labanan ng pagsugod nila. Mag-iingat ka, Eugene. Kung may pagkakataon ako, aagawin ko si Alfred. Basta libangin mo lang sila. Ha? Ngayon ay mahinahon na si Dennis. Handa na ako. Siman, balita ako puno ka ng pag-iisip kung paano matutulungan si Alfred. Pinapaalala ko lang sa'yo na isang maling kilos lang at baka magbagong isip ni Sensui. Ano? Pakakawala niya ang inyong kaibigan kapag tinalo niyo ako. Teka, sino si Dennis? Ah, ikaw pala. Masyado ka bang nababahala sa pagtapos mo kay Game Master? Ang totoo, mahirap ang desisyon na ginawa mo, di ba? Hindi. Bakit na sinasabi ang mga bagay na ito? Parang nababasa niya ang nasa puso ni Dennis. Huwag mong sabihin. Ding dong! Tama! Kinain ko ang ulo ni Minoda na inyong naging kasama. Ayaw ko talaga sa kanya. Tapos ka na. May test na naman? Papasok pa ba tayo? Bakit mo nagawa yon? Huwag na, Eugene. Ako na. Ako nang bahala sa kanya. Dennis!
talagang nababahala si Dennis sa pagtapos niya kay Amanoma. Pero may pag-asa ba siya? Nababasa niya makihara ang isip at puso niya bago niya gawin ang kilos na. Tumigil sa pagsasalita ang puso niya. Anong ginawa ni Dennis? Hindi ko man lang napansin ang nangyari. Tinapos niya si Makihara sa isang tira. Si Dennis ay talagang naging malupit. Huwag na nating patagalin to. Tumayo ka! Taguro! Sigurado kong ang amoy mula sa katawan niya ay galing lang sa kapatid ni Taguro. Malaman mo yon. Lalo pa yatang gumagaling ang pang-amoy mo ngayon, ha, Dennis? Nasa loob ng katawan niya si Taguro. Si Gurumi at ikaw, iisa na ngayon. Tama ka! Nasa loob ako ng teritoryo niya dahil kinain niya ako. Imposible yan, ha? Mahabang kwento kung sasabihin ko sa inyo. Nung oras na tinalikuran ako ng kapatid ko, kinailangan kong ipunin ang mga bahagi ng katawan ko na nakalutang sa dagat ng unti-unti. Mula noon, pinaplano ko na ang paghihiganti ko sa inyong lahat. Tapos, nagpadala ako ng senyales para sa tulong, kakaibang senyales na hindi mahuhuli ng ordinaryong tao, ang pinakamalakas at pinakamasama lang ang makakarinig sa tunog na iyon. Nakahanda akong maghintay na dumating ang tulong kahit abutin ng taon, pero ang taong ito ay dumating ng biglaan. Siya si Sensui. Nung sandaling sinabi niya sa akin ang tungkol kay Eugene, ang detective ng spiritual na mundo, nakaramdam ako ng pagnanasa makilala siya ng personal. Malaki ang paniniwala akong makakaharap ko siya at naisip kong ito ang tamang oras para ituloy ang mga plano ko. At tapusin kayong lahat! At ang isang ito ay kasama niya para tumulong sa mga plano niya. Isa sa ilang makapangyarihang tao na inipo ni Sensui para maging kakampi niya. Talagang makapangyarihan siya. Dahil kung hindi, hindi niya ako makakain. Ang tanging bagay na hindi niya lang matanggap ay... Ako'y makulit at mapilit tulad ng ipis. Magaling talaga ang kombinasyon namin. Pwede kami magtrabaho bilang iisa at pwedeng pagsamahin ang aming kapangyarihan. Nararamdaman ko ang takot ni Makihara habang hawak ko siya sa mga kamay ko. Tama na ito. Ha? Sige, tapusin na natin to. Basura ka lang! Sinabi ba niyang tapusin na? Dennis, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Kaya kong ibalik ang sarili ko ng paulit-ulit. Ako ngayon ay may kakayahang tanggapin ang anumang kapangyarihan bilang akin. Hindi ako matatalo! Tama siya.
kaya niyang mabuhay ng paulit-ulit. At kahit anong gawin namin, hindi siya mawawala. At ngayon, kukunin ko rin ang mahina at baliwala mo kapangyarihan! Ah! Anong ibig sabihin ng usok nito? Isang harang na usok na gawa sa pinong pulbos ng amag. Wala akong makita. Natatakpan sila ng makapal na usok. Paaliwala yan, Dennis. Dahil sa pagkain ni Makihara sa inyong kasama, ang pagkamahinahon mo ang magpapatalo sa iyo. Alam kong nagawa mong pigilan ang puso mo sa pagsasalita kanina, pero... Umanda ka! Hindi ako nahihirapan marinig ang boses ng puso mo kahit hindi kita nakikita! Tatakpan ko ang sarili ko ng usok na ito at sa amoy ng kalaban, tatayo ako sa ligtas na distansya. Kapag nahuli niya ako, kakainin niya ako ng buo! Nasa likod siya. Mga 50 metro ang layo. Naririnig kita. Alam kong iniisip mo. Nagkakamali ka. Di ba, Taguro? Ano? So your body is tricky like mine, is it, Fox? What's wrong with you? Why don't you scream and die? Magaling! Hindi natin nakikita kung anong nangyayari. Naririnig ko lang ang boses si Taguro. Oh! Hindi, Mare! Papasok ako para tulungan siya! Sandali. Tignan mo, Eugene. Dennis! Tapos na, Eugene. Tapos na? Kung ting ganun, sinong nilalabanan niya? Bakit hindi ka tumuhula? Ano ka ba? Isang masamang puno. Masamang puno? Nakakakita siya ng mga halusinasyon dahil sa puno. Halusinasyon? Kung ganun, iniisip niyang ang masamang puno ay ikaw. Kailan mo naisip ito? Nung unang beses kong hiwangin ang puno ng Makihara, itinanim ko na ang buto. Hindi lamang ang mga mata ang niloloko ng usok. Tinatakpan din ito ang kapangyarihan na masamang puno sa katawan ng kalaban. Tama ang sinabi ng Vincent. Talagang kakaiba kang nilalang, Dennis. Ang mga mata niya, masyadong misteryoso at malalim. Nagawa niya makita ang nasa isip ni Guruni at tinalo siya. Siya rin ay may malupit na puso na hindi nabasang mabuti ng isip ni Guruni. Ang masamang puno ay hindi titigil hanggang kalaban ay buhay pa. Pero dahil ang Taguro ay nagbubuhay ng paulit-ulit, mapapagod siya sa sarili niya. Umalis ka lang! Habang buhay siya makikipaglaban dahil akala niya ako yun. Kawawa naman siya. Dahil hindi siya mamamatay. Ang galit ni Dennis ang nagpapanalo sa kanya laban kay Taguro sa paghihigante. Pero sandaling oras na lang ang natitira hanggang sa ang magdudugtong na lagusan ay bukas na.